Kanina po, nung ma-interview ko itong mga bata, kaya nga pinakain ko agad sila, wala pa raw silang almusal. And also, kagabi, ang kinain daw nila, kanin at sabaw. Nakakasama ng loob na merong isang nanay matiis na iwanan itong kanyang mga anak. Nasaan ba yung panganay? Ilan taong ka na? 11 po. Kaya nag-aaral ka? Opo. Sinong sunod? Ito siya. Ilan taon? 9. Sumunod? Ito. 7. And then? 5. Ito? 3. Lahat po itong apat nag-aaral. Anong trabaho niyo po, tay? Siya po akong tricycle driver sa amin, sir. Sa Pulumulok. Nasabi po kanina sa akin nung mga bata na kuminsan daw pag walang pasada, walang pera, pag walang pera, walang pagkain. Paminsan-minsan, sir. Pag mahina talagang pasada, sir, wala. Kung wala kaming mahiraman doon, sir, walang pagkain, humihingi kami doon sa biyanan ko, sir. Kayo po ay nakikipasada lang, hindi ho kayo may-ari ng tricycle? Hindi. Nagbaboundary ako sa may-ari ng tricycle. Magkano naman po kinikita nyo sa isang araw? 300, 400, kuhanan pa ng boundary na 120. Yung natira, mga 200 mahigit, sir, binibili namin ng pagkain. Ano po nangyari kay Macy, sir? Nung una, sir, na nag-abroad siya, bago pala siya abroad, okay naman yung communication namin, sir. Kasi palagi naman kami nag-video call. Nung nalaman ko na, sir, na may lalaki siya, kinumpronta ko siya, sir. Siya pa ang galit. Tapos na-hospital ako kasi hindi ko nakayanan, sir, ba? Tapos humingi siya sa akin ng tawad, pinatawad ko siya. Nalaman ko ulit, sir, na may bago na naman siya. Yung pangatlo na po, sir, yung si Edwin Madrideo. Sino po ito si Edwin Madrideo? Saan niya nakilala at anong trabaho po nito? Sabi nila sa akin, sir, engineer daw yan sa JIDA, sir. Gumawa kasi sila na ng group chat na anak ko, ako, at saka yung lalaki, at saka siya. Lahat na pagmamaliit, sir, lahat na pag ano talagang inapakan talaga ako, sir, ba? Ano pong klase pagmamaliit at pag-aapak? Sinabihan ako, sir, kung may utak ka, gawin mo na mapareport mo kami. Inaamon po kayo? Oo, sir, nandito lahat yung ano niya sa akin, sir. Chats niya sa akin. Sabi niya sa akin, kasi dalawang beses siya nag-asawa, sir, eh. Sabi niya, yung asawa daw niya nung una, ganun din ang sinabi sa kanya, mahal na mahal siya, pero iniwan pa rin niya. Tapos yung mga anak daw niya, hindi daw ano nang sama ng loob sa kanya. Sabi niya, turuan mo yung mga anak mo na hindi daw magalit sa mama nila na ganun ang ginawa. Kasal ho kayo? Oo, sir. Edwin Madrideo ngayon, yung sabi mo sa akin na kung may utak ako, ngayon, lumapit na ako sa ano kay, hindi ko na kasi alam mo anong gagawin ko eh. Lahat na alipusta, ginawa yung sa akin. Hindi ko naman pinabayaan yung anak ko. Sabi mo sa akin, batugan ako. Sabi na sa akin, sir, masamang tao na ako. Hindi na ako marunong magbuhay ng pamilya. Sa loob ng 12 years, binuhay ko yung pamilya ko. Gusto mo manawagan kay mama mo? Ma, kung mahal mo kami, bilhin mo. Dapat si Dada, kung mahal mo talaga kami, ipakita mo. Iwanan mo na yung bagong asawa. Namamaos po siya, wala siyang boses kasi ilang araw na po talagang malungkot siya at iyak ng iyak. Ito pong isa, yung sumunod, hindi na ho makapagsalita sa sobrang sama ng loob. Ang ginagawa na lang niya po, kung mapapansin niyo, kain na siya ng kain kasi nga po, bibihira siya makatikim ng maayos na pagkain. Kaninang araw po, walang almusal, tapos kagabi, sabaw lang, binuo sa kanin, kuminsan wala talaga silang kinakain. Kaya malaking bagay po sa kanila ito na napakain po natin sila. So susubukan po natin na makausap yung mother. Sir, kailan niyo po pa nalaman na si Mrs. ay nagloko na? Yung pangatlo, sir, ano na yan, sir? Mag-isang taon na ako na nalalaman yan, sir. Sinabi ko sa kanya na iwanan mo na siya. Sabi ko, para sa mga bata. Sabi niya, oo. Inayos namin yung problema, sir. Sabi niya, iwanan niya na talaga yung lalaki. Tapos, ayun, nalaman na naman namin kasi kita namin sa po, sir, ba na happy 1 year anniversary ba yun? Umabot na sila ng isang taon, sir. Kaya kinumpronta ko, sir, sabi mo, hiwalay na kayo. Nagalit siya kaagad sa akin. Nagpapadala ba siya ng pera? Oo, sir, nagpadala naman siya, sir, ng pera nung nakaraan. Ngayong buwan lang, sir, hindi siya nakapadala kasi yung pagkasakit nito, sir, may utang man kami, sir. Magkano po pinapadala niyang pera? 16,000, sir. Ang 5,000 noon, binibigay namin yun sa pamilya niya, sir. Tapos magbabayad pa kami ng kuryente, tubig. So 11,000 na lang? Oo.
kukunan pa ng tubig at saka sa bahay, sa kuryente, ang matitira nun, sir, yun ang pagkakasyahin namin. Kulang talaga siya sa isang buwan, sir, pero nagamasada man ako, sir. Sabi mo, this month, walang pinadala. Wala siyang padadala kasi yun nga, may na-admit man to, sir. Nakautang kami doon sa amin ng pera, binayaran niya. Sino yung unang karelasyon niya? Nabasa ko yun, sir, sa account ng kapatid niya, si Dundun. Nagkasampot si Dundun? Taga Davao daw, sir. Ang pangalawa? Nandito lahat yung pangalan niya, sir, eh. Saan naman nakilala? Sa Facebook pa rin, sir. Ang gagawin po natin, kukontakin po natin ngayon, sir, si ma'am. Opo, sir. Subukan natin. Opo, sir. Na makausap siya. Opo, sir. At kapag halimbawa ayaw niya makipag-usap sa atin at nang matigas, papadipot natin silang dalawa. Opo, sir. Isusumbong natin sila sa Saudi authorities. Opo, sir. May kalalagyan po sila, sinisiguro ko po sa inyo. Salamat, sir. Okay. Brad, ito na yung sabi mo sa akin na kung may utak ako, gawin ko, paggawa ako ng affidavit na para ma-deport ka ngayon. Ginawa ko nang lumapit kay si Rapi kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sweet, alam mo naman, hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang sa iyo. Lahat naman ginawa ko. Hindi ko naman pinabayaan ng bata. Akala ko okay na lahat, bro. Ginawa nyo lang pala akong... Ngayon, nalaman ko na gano'n ang plano nyo. Magpapakasal kayo. Wala. Magpapakasal mo sila? Sabi nung asawa ng lalaki, sir. Kasi nag-chat man sa akin yun, sir, yung asawa ng lalaki. Okay, sir. Tinutuntun pa po namin yung kinarona ni Mrs. Tumawag na po kami sa agency. Kailan po huling pag-uusap niyo ni Mrs.? Paminsan-minsan, sir, nag-chat yan sa amin. Pero pagkatapos niya chat sa amin, sir, message, ginablock niya na kami kaagad. Kung sa video call, sir, hindi na talaga yan. Matagal na. Ilang buwan na hindi nag-video call sa amin yan. Tapos sinabi mo sa research, merong litrato si Mrs. na malalaswa? Meron, sir. Hindi ko pinakita sa mga anak ko, sir, kasi ayaw ko mawalan sila ng respeto sa mama nila, sir. At meron daw yung minsan na pinapili raw si Mrs.? Yung sa group chat naming apat, sir, yung panganay ko, sinabihan niya si mama niya, sir, ma, sino ang pipiliin mo, ma? Kami o yung lalaki? Sabi niya, pasensya na kayo mga anak, hindi na ako masaya sa dada nyo. Pinili niya yung lalaki, sir. Tapos nagalit yung anak ko, sabi niya, gago talaga yung lalaki na yan. Sabi niya, agad niya sabi agad ng mama niya, sir, huwag mong siyang sabihan ng gago kasi ako ang may kasalanan. Tapos sabi niya, pasalamat nga kayo, binuhay ko pa kayo, sabi niya sa anak ko, sir. Totoo ba yung pinapili mo si mama kung sinong gusto, kayo o yung lalaki niya? Opo. Anong naramdaman mo nung hindi kayo ang pinili? Masakit, sinabihan ko siya ng gago. Pagkatapos nun, hindi ka na niya kinausap? Hindi na. Black niya ako. Hindi na siya matawagan. Gaano kasama ang loob mo kay mama? Sobrang sama. Mahal mo pa ba si mama? Hindi. Paano kung si mama naman ay humingi ng sorry at babalik na sa inyo at sa papa mo? Hindi ko na siya tanggapin. At bakit? Hindi na kami niya mahal.